Dear Kuya Bono, 8 years ago, ikinasal ako sa babaeng pinangarap ko ng napakatagal na panahon. I believe it was tadhana. Sa napakarami ng kwentong napanood at napakinggan ko, kapag ikinasal mag-jowa, happy ending na. But in reality, ang pag-aasawa ay panibagong yugto ng buhay. Sa amin, 15 months later, isinilang ng misis ko ang aming panganay. It was a cute baby boy na kanino pa ba naman magmamana ng kakyutan kundi sa akin at sa mama niya especially. Masaya kami siyempre, lalo na siya. Pero ako, hindi pa rin nawawala yung takot na itinatago ko. Yung takot na dati ko nang naramdaman nung sagutin niya ako. Naramdaman ko pa rin yon kahit nung isinilang niya na ang aming unang anak. I know the best policy ang maging honest ka lalo na sa asawa mo. But honesty hurts. At nakakasira ito sa pagsasama kahit pa pareho kayong professionals. May pinag-aralan. Kung minsan, kikitid pa rin ang pangunawa lalo na kung nasaktan ng pride mo. Tama sana na maging honest ako sa asawa ko. Pero paano kung pagiging honest ko sa kanyang magiging dahilan para iwanan niya ako? So naging concern ko noon, actually malaking issue sa isipan ko kung magtatapat ako, aaminin ko ang totoo, ilalantad ko sa kanyang sekreto ko. Pero nakakatakot yun dahil baka ikasira na pagsasama namin, bagay na alam kong hindi madaling tanggapin. Dahil pinakamamahal ko siya at ang pinakaayaw kong mangyari ay ang mawala siya sa buhay ko. May nunal ako sa talampakan. May nunal din ako doon mismo. Sabi nila, pag daw nasa talampakan ang nunal mo, lakwatsero ka. Di ka mapirmi sa iisang lugar. Kapag may nunal ka naman doon, mahilig ka daw sa alam nyo na. Tanong lang, naniniwala ba kayo sa pakahulugan nila sa mga nunal? May ugali ako ng bata ko, Kuya Bono, na mabuti na lang at natanggal ko din. Dati kapag may hindi ako nagustuhan, lalayas ako. Not necessarily lalayas na pupunta sa malayo, kundi halimbawa sa bahay, pag may hindi ako nagustuhan, aalis ako ng bahay at magpapalamig sa mga kaibigan ko. Halimbawa, pinagalitan ako, pinalo. Aalis ako dahil yung pumalo sa akin ay kasusuklaman ko at ayoko siyang makita sa mga susunod pang segundo o minuto. May ugali din ako na kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, Kuya Bono, pero may itsura naman talaga ako lalo na nung kabataan ko. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit kapag binasted ako ng babae, tinatanggap ko kaagad. Hindi na ako mangungulit. Kundi dahil may ganun nga akong prinsipyo, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko din sa'yo. Iniwan kami ng mama namin nung elementary pa lang ako. Hindi ako nagdrama. Okay lang sa akin kasi ako mismo, ganun ako. Kapag ayaw ko, naaalis ako. At naunawaan ko din si mama kung bakit ayaw niya na. Then later on, na-realize ko na may pinagmanahan din pala ako sa pagiging layas. Sa murang edad, Kuya Bono, naranasan ko din na maglayas ng maraming beses. Yun ay kapag may hindi ako nagustuhan, kadalasan kapag napapagalitan o napapalo ako. Pero bumabalik din ako ng kusa, Kuya Bono, kapag humupa na yung sama ng loob ko. Mahirap ang pamilyang kinamulatan ko, Kuya Bono, kaya naman isa ring magandang bahagi ng kwento ko ang
mga pinagdaanan ko upang marating ang kinaroroonan ko ngayon. Alam ko, sure ako na hindi lahat ay hahanga sa akin sa paraan kung paano ako naging successful. Pero ako, proud pa rin ako kasi pinaghirapan ko ito. Hindi man physically, kundi mentally and morally. Alam kong marami akong kagaya ng kwento, pero hindi kami majority at madalang lang siguro sa amin ang kayang umamin. Karamihan sa kanila, ikahihiya ang mga pinagdaanan bago magtagumpay. Mga ipokrito at ingrato sila. Pero ako, pipiliin kong maging proud pa rin at habang buhay na pasasalamatan ng mga nakatulong sa akin na siyang dahilan kung bakit ako nagtagumpay. Bago lumayas noon si Mama, walo kaming magkakapatid. Isinama niya yung isa, yung bunso. Naiwan kaming pito, si Ate Ellen, ang panganay, sumunod si Ate Rina, pangatlo si Ate Vanna, sumunod si Kuya Timo, tapos si Ate Imang, then ako. Sumunod sa akin si Bruno at bunso si Maymay na siyang nag-iisang isinama ni Mama noong maghiwalay sila ni Papa. Makaraan ng isang taon, nag-asawa ulit si Papa ng babaeng may tatlong anak. So instantly, naging sampu kami. Ang mga anak ni Mama Tina ay si Ate Luli, Kuya Prince at si Weton na siyang bunso. Nagkaanak pa si Papa at Mama Tina, yung pangalawang asawa ni Papa. Tatlo ang naging anak nila, so naging 13 na kami. Hindi mayaman si Papa. Isa lang siyang foreman sa construction. Maliit lang ang bahay namin nung umalis si Mama nung grade 5 ako. Dalaga na noon ang mga ate ko at nagbibinata na rin kami ni Kuya Timo. Iniisip ko noon na kaya nagpatulong sa amin si Papa sa paggawa ng may kalakihang kwarto ay para mahiwalay na kami mga lalaki ng tulugan sa mga ate namin. Ginawa namin ang kwarto sa gawing likod ng bahay, katabing-katabi ng sapa. Lumagpas pa nga ng konti yung dingding ng kwarto sa gilid ng sapa pero mataas naman ang kwarto. Mga plywood lang ang dingding noon. Makapal na plywood lang din ang sahig na pinako sa kahoy. Tuwang-tuwa kami Kuya Timo noon kasi akala namin magkakaroon na kami ng sarili naming kwarto. Yun pala, mag-uuwi lang si Papa ng babae na may tatlo ng anak. Naging kwarto pa rin namin yon. Pero kasama na namin ang dalawang anak ni Mama Tina na sino kaya Prince at si Weton. Lima kami sa kwartong yon, si Kuya Timo, Kuya Prince, Weton, ako at si Bruno. Normal lang na hindi kami magkakasundo nung una, pati mga ate ko kay Ate Luli. Pero ibang magalit si Papa. Mabait si Papa, Kuya Bono, pero kapag nagalit, masisindak ka talaga. Dahil doon ay napilitan kaming makipagkasundo sa mga anak ni Mama Tina. Alam kong sablay ito, Kuya Bono, pero mas minahal namin at iginalang namin si Mama Tina kesa sa tunay naming ina. Mabait at pasensyosa si Mama Tina, samantalang ang aming ina, matapang, laging galit, bungangir at mahilig siyang manakit. Tinawag na namin siyang ninja noon dahil hindi siya sumasablay kapag sasapakin o tatadyakan kami. Asintado din siya sa pagpukol ng kahit anong mahawakan niya. Minsan noon, binato niya si Bruno ng platito. Ang bangis ng pagkakapukol ni Mama ng platito. Akala mo talaga ninja na naghagis ng bakal na star. Partida, karga pa niya ang bunso naming kapatid noon pero sapul pa rin si Bruno sa noo. Sa pagitan ng dalawang mata. Eksperto din si Mama sa paghawak ng walis para ihambalos sa amin. Ako, Kuya Bono, maliksi ako pero kapag hahampasin ako ni Mama ng walis, tambuman o tingting, hindi ako nakakailag. Laging may reklamo si Mama noon sa pera. Yun lagi ang pinag-aawayan nila ni Papa. Nung umalis si Mama, baguhang foreman pa lang sa construction si Papa. Pero matagal siyang naging construction boy. Lahat ng trabaho sa construction alam niya.
Hindi naman kami gaano naghirap noon, Kuya Bono. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi nga lang masasarap ang ulam. Kadalasan noodles, tuyo, itlog. Pero at least hindi kami sumasala sa pagkain. Si Mama kasi mahilig siyang magkumpara. Madalas siyang kinukumpara ang buhay niya sa buhay ng mga kapatid at pinsan niya. At sabi pa niya noon, hindi daw niya deserve ang buhay na meron siya. Kaya nang iwanan niya kami, hindi naman kami natuwa pero sa totoo lang ay okay lang. Kasi mula noon, tumahimik na ang aming munting tahanan. Tatlong beses kong nahuli si Papa na umiiyak ng nag-iisa mula nung iwanan kami ni Mama. Minsan pa nga umuwi siyang lasing. Dati hindi naman umiinom. Akala ko nun, Kuya Bono, magiging simula na yon ang pagiging lasenggo ni Papa. Pero mabuti na lang at hindi niya na inulit ang uminom. Makaraan ng isang taon, grade 6 na ako nung bumili siya ng mga kahoy, plywood at iyero. Nagpatulong siya sa amin sa paggawa ng kwarto sa likod ng maliit naming bahay. 3 araw ang dumaan mula nung magawa ang kwarto. Nag-uwi si Papa ng 4 na tao. Si Mama Tina, Ati Luli, si Kuya Prince at si Weton. Gulat kami magkakapatid noon pero nung sabihin ni Papa na si Mama Tina ang kanyang bagong asawa at doon na sila titira, wala na kami nagawa. Sa aming tunay na magkakapatid, maliban sa bunso, ay si Kuya Timo ang paborito ni Mama. Kaya naman malabis ang pagkadismaya ni Kuya Timo nung hindi siya isinama ni Mama. Tuloy ay naghari ang sama ng loob kay Kuya Timo at yung sama ng loob niya sa amin ni Bruno niya binubuhos. Noong sa amin na nakatira si na Mama Tina, inapi din ni Kuya Timo ang mga anak niya, maging si Ate Luli at lalo na si Weton. Si Weton ang madalas niyang saktan noon pero hindi nagsusumbong si Weton sa nanay niya, maging kay Papa. Mababait sila magkakapatid, Kuya Bono. Magagalang, masunurin at masisipag at saka may mga talent sila. Si Ate Luli na panganay, napakagaling mag-drawing, mahilig siyang mag-painting gamit lang yung mga mumurahing watercolor. May isang Sabado noon, grade 6 pa rin ako noon, naaya ko ng kaibigan kong si Kuya Tano na magbuhat ng graba. Babayaran daw kami ng tig 300. E kalahating load lang yon kaya pumayag kami. Nasa looban kasi ang bahay nung nagpa-renovate kaya hindi makapasok ang truck. Sa gilid ng kalsada tinambak yung graba. Ang ginawa namin ni Kuya Tano, nilalagay namin sa sako. Kung gaano lang ang kaya naming buhatin, yon ang kinakarga namin. Continuation. Pang 5 balik ko na yata nung buhatin ko ang sako at ipasan sa balikat ko, may naapakan akong bato at natumba ako. Hindi maayos ang pagkakabagsak ko, lumagutok yung sa may bukong-bukong ng paa ko. Sobrang sakit nun yun, Kuya Bono, ni hindi nga ako makatayo kaagad. Siya namang pagdaan ni Weton. Alala siyang tinulungan ako at dahil hirap na akong lumakad, pakandi-kandirit akong umuwi ng bahay. Si Weton ang nagpatuloy ng trabaho ko at kinahapunan pag-uwi niya, inaabot niya sa akin yung 300. Upa ko daw sa pagbubuhat ng graba, eh nakalimang karga lang ako. Hindi ko tinanggap lahat yung pera. Umalis siya, pagbalik niya binigyan pa niya ako ng 50. Noon kami nagsimulang maging magkaibigan ni Weton, Kuya Bono, kasi napatunayan kong mabait talaga siya. Naisasama ko siya noon sa mga kabugukan ko. Kapag bad trip ako sa bahay, aalis ako, aayain ko siya at kung saan-saan lang kami napupunta. Yung sapa sa likod ng bahay namin, hindi gaanong malinis yon pero napipilitan si Weton na samahan akong maligo kapag mainit talaga ang ulo ko. Minsan noon, drinowing pa kami ni Ate Luli habang naliligo kami ni Weton sa sapa. Magaling mag-drawing at mag-painting si Ate Luli. Yung mga watercolor painting niya, naka-display sa dingding ng kwarto nila mga babae.
Kapag naaalala ko ngayon ang buhay namin noon, parang wala akong makitang mali. Oo, mahirap kami noon kasi napakarami naming mag-isang binubuhay ni Papa. Pero sa tingin ko, masaya kami noon kasi naging magkakasundo kami. Kaya lang, dala siguro talaga ng kabataan, magulong isipan at pagiging mapaghanap ng adventure at konting ginhawa sa buhay ay naisipan ko pa rin ng maglayas. Kasama ko si Weton sa lahat ng saya, panganib, krimen. Pero hindi naman krimen na malala, kundi parang udyok lang ng kagustuhan naming magkapera. Sa mga hindi naghirap sa buhay, alam kong hindi nyo ako maiintindihan, pero alam mo yung tipong kahit soft drinks lang na gustong gusto mong mainama hindi mo magawa dahil walang wala ka. Yung kagustuhan mong makapaglaro sa computer pero dahil wala kang pera eh, nakikinood ka na lang. Minsan, naranasan namin magnakaw. Buti na lang, minor de edad pa kami noon kaya hindi kami napatawa ng mabigat na parusa. Hindi na kami umulit sa pagnanakaw pero natutuhan naming mamakla sa edad na 14. Gifted si Weton sa laki ng kargada niya, Kuya Bono. Hindi naman maliit yung akin pero siya talaga pinagpala. Mas guwapo lang ako sa kanya kaya mabenta rin ako noon sa mga bakla. Maraming pagkakataon din na kaming dalawa ni Weton ang kinukuha at sabay na nakikipaglaro sa aming customer. Alam kong nalalaswaan kayo pero pamulat po ito sa totoong buhay. Ilang beses din kaming nagtalik ni Weton dahil yun ang gusto ng parokyano naming Amerikano. Binivideo kami at kinukuhanan pa ng litrato pero malaki ang bayad, Kuya Bono. Isang eksena lang, 3,000 na kami ni Weton. Noong second year ako sa high school, nakatatlong girlfriend na ako, Kuya Bono, pero yung naunang dalawa ay hindi naman nagtagal. Si Catherine na pangatlo ang matibay dahil kahit na tarantado ako ay hindi siya bumibitaw. Iniwan ko lang siya nung masira din ang tuktok ko at ako ay naglayas din. Same year lang kami naglayas ni Weton. Nauna siya ng 2 linggo. Third year high school ako noon at siya naman ay second year pa lang kasi nung lumipat siya sa amin, silang magkakapatid ay naghinto dahil hindi nila dala ang mga dokumento nila sa school kung saan sila galing. Malayo kasi sa kanila. Nung sumunod na taon pa sila nakapag-enroll, kaya't kahit ka-age ko si Weton ay nahuli siya ng 1 taon sa akin sa pag-aaral. Best friend ko na si Weton noon kahit sa galaan, kasama ko yan pero si Gago, ni hindi siya nagsabi sa akin may balak pala siyang maglayas. Bigla na lang siyang nawalang parang bula. Akala ni Papa noon kung napano na si Weton. Pero nung tingnan namin ang mga damit niya, marami ang nawala kaya inassume namin na naglayas talaga siya. Pero kahit si ni Mama Tina, walang maisip na dahilan kung bakit bigla siyang naglayas. Pinablatter ni Papa ang pagkawalan ni Weton pero nasermonan lang sila ng pulis dahil lumabas na pabaya daw sila. Ang totoo hindi naman sila pabaya, Kuya Bono. Mabuting ina si Mama Tina pero dahil sa kapos lang talaga sa pera kasi nga napakarami namin, sakitin pa yung mga kapatid naming maliliit. Anak ni Papa at Mama Tina kaya't halos hindi na sila magkanda o gaga sa pag-aalala. Nakadama ako ng pagkainip nang wala na si Weton. Nainggit din ako kasi iniisip ko na nakalayo na siya bago na ang mundong ginagalawan niya. Noong madalas umiyak sa akin si Catherine dahil sa mga nababalitaan niyang ginagawa ko, yung pamamakla, naglaylo ako sa racket na yon.
May kaya kasi si na Catherine at ginawa niya ay hinahatian niya ako sa baon niya para daw hindi ko naintindihan ang perang pambaon ko. 15 anyos lang kami pareho noon, Kuya Bono, at hindi ko maalala kung gaano ko siya kamahal noon. Malamang hindi ganun kamahal dahil nga nagawa ko siyang iwanan nung maglayas ako at hindi ako nagpaalam sa kanya. Isa pa kasi sa pinakaayaw ko, Kuya Bono, yung nagpapaalam pa. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw na ayaw ko nagpapaalam kahit sa magulang ko noon. Kung gusto ko umalis, aalis na lang ako nang walang paapaalam. Umalis ako ng Olongga po noong May 29, year 2000. Natatandaan kong niyakap ko si Mama Tina nung gabing binigyan pa niya ako ng pera na pang pa-enroll ko kinabukasan. Nagulat siya nung yakapin ko siya, pero sabi ko, "Ang bait-bait mo sa amin, Mama Tina. Sana ikaw na lang totoong mama namin." Noon ay saglit din siyang yumakap at ang sabi, "Kahit hindi ako nagsilang sa inyo, totoong anak ang turing ko sa inyo." Sinilip ko pa sila sa tulugan nila nung bago ako lumabas ng bahay nung madaling araw na yun na naglayas ako. Hindi ko kasi talaga alam, Kuya Bono, kung makakabalik pa ako. Nakarating ako sa terminal ng bus alas 4 ng umaga. May paalis na Victory noon pero pa Maynila naman. Takot pa ako sa Maynila noon, Kuya Bono. Balak ko talaga sa malapit lang muna. Nakapunta na ako minsan noong bata pa ako sa Balanga, Bataan. Isinama ko noon ni Mama para dalawin ang kaibigan niyang galing ng abroad. Kaya ang puntirya ko noong naglayas ako ay Bataan muna. Kaya lang wala pang bus papunta doon noong oras na yon. Nung mainip ako sa terminal, binitbit ko ang bag ko at naghanap ako ng makakainan. May natanaw akong bukas na karinderya pero siya namang hinto ng isang elf na may nakasulat na dinalupihan. Bumaba ang isang lalaki at bumili ng sigarilyo sa tindahang katabi ng karinderyang pupuntahan ko sana. Nilapitan ko ang lalaking yon at kinausap kung pwede akong makisakay sa kanila. Sabi ko, pupunta ako sa lolo ko sa dinalupihan. Pumayag naman ang pahinante niya, Kuya Bono, kaya ako ngay nakisakay sa elf na yon. So ang unang destination ko nung maglayas ako ay Dinalupihan, Bataan. Nagtagal ako doon ng mahigit isang taon. Doon ako nag-graduate ng high school, Kuya Bono. Dalawang bading ang naka-live-in ko doon na siyang nagpaaral sa akin. Sila sina Megan at Vicky. Pareho silang may sariling parlor. Mabait si Vicky, yung huli kong naka-live-in, kaya lang masyadong silosa. Dahilan para hindi ko napormahan yung babaeng crush na crush ko talaga. Siya si Stella Marie. Anak siya ng Arabo kaya kakaiba ang kagandahan niya. Gusto kong hiwalayan si Vicky noon, Kuya Bono, dahil gusto kong makalaya para maligawan ko si Stella. Kaya lang, laging sinasabi ni Vicky na kapag naagaw ako ng iba, magpapakamatay ulit siya. Dati na kasi siyang nag-suicide, Kuya Bono. Wala pa ako noon pero kwento ng mga kaibigan niyang bakla. At saka may malaking peklat sa pulso ni Vicky dahil sa paglalaslas niya. Mahigpit din sa akin si Vicky noon, Kuya Bono. Gusto niya lagi lang ako sa paningin niya. Kaya't kapag wala ako sa eskwela, nandun lang ako sa parlor niya at dahil doon ay natuto akong maggupit ng mga lalaki, Kuya Bono. Yung nakababatang kapatid ni Vicky, nagtayo ng barbershop at doon ako umi-extra sa mga araw na wala akong pasok sa school kaya nagkakapera din ako noon kahit papano. Nung makuha ko ang card Form 137 at diploma ko sa Luwakan National High School, ay June 2001 na. Itinaanan ako ni Randy na kaibigan din ni Vicky pero taga Guagua, Pampanga.
Isa siyang nurse, Kuya Bono, na baklang patago. Lalaki siyang kumilos at magsalita at hindi alam ng pamilya niya na Becky siya, kaya nga nakakarating pa siya ng dinalupihan para lang manlalaki. Inuwi ako ni Randy sa Guagua pero pinatira niya ako sa isang room for rent. Dinadalaw-dalaw lang niya ako doon dahil siya ay umuwi pa sa bahay nila. Noong una okay naman si Randy, kaya lang wala pang isang buwan ay nagkuripot na siya. Kung bigyan ako ng pera, binabarya-barya lang. Isang hapon natulog siya, pinakialaman ko ang bag niya at kukupitan ko sana ng pera, kaya lang tatlong maliliit na wallet ang nakita ko. Yung unang wallet na nadampot ko ay puro ID at kung ano-anong card ang laman. Walang pera. Yung isa naman ay puro pictures ng lalaki na nakalaminate. At inakala ko noon na nandun din ang picture ko kaya't binuklat ko. Kaya lang sa bandang gitna ay nagulat ako sa picture na nakita ko. Picture ni Weton. Nagising si Randy bago pa ako makakuha ng pera sa pangatlong wallet. Maingat kong inayos ang bag niya pero mula noon ay bumuelo ako kung paano ko siya tatanungin tungkol kay Weton. Hanggang sa isang araw, kinulit ko siya. Nasa kwarto kami noon at sinadya kong buksan ang bag niya kahit nakaharap siya. Pinapanood lang niya ako. Yung wallet na may lamang mga pictures ang kinuha ko at kunwari, nagseselos pa ako sa dami ng lalaking nakita ko. Sabi niya, pass na daw lahat yon, ako daw ang present. Nung makita ko ang picture ni Weton, kunwari nagulat ako. Kilala ko to ha, kaklase ko to sa Olonga po. Tama, taga doon nga siya. Buhay pa ba to? Tanong ko pa kunwari. Oo, buhay na buhay pa yan dahil mayaman ang jowa niya ngayon. Talaga, mas mayaman sa'yo? Akala ko ikaw ang pinakamayaman na bakla dito sa Guagua. O to, ano namang iyayaman ko? Kaya nga ako iniwan niyan dahil hindi ko na siya mabigyan eh. Sumama siya dun sa baklang matandang taga Angeles City. Sa paraang hindi halata, Kuya Bono, ay pinagkwento ko pa si Randy hanggang sa makuha ko ang impormasyong kailangan ko para mahanap si Weton. Kinagabihan, rumakit ako ng hindi alam ni Randy at kinabukasan ay nagpunta ko ng Angeles City para hanapin si Weton. Nahanap ko ang massage parlor na pagmamay-ari ni Roxy, ang matandang bading na jowa daw ni Weton. Yung babae sa counter, tinawagan kaagad si Roxy na boss niya. Ilang minuto lang ay dumating na ito at ako naman ay umakting na. Painosente kunwari ako kasi alam ko na yung matatandang bading ang gusto nila ay mga lalaking virgin. Effective ang acting ko, Kuya Bono, dahil kaagad ay nag-alok siya ng pera pero tinanggihan ko. At sinabi kong masama ang iniisip niya. Ang sabi ko lang ay kailangan ko lang makita si Weton. Sabi niya, wala daw siyang kilalang Weton. Dinescribe ko ang itsura ni Weton at ang sabi niya, si Welly, Wellington. Natawa pa ako noon dahil nagpalit na pala ng palayaw si Weton. Noon ay nakipag-deal sa akin si Roxy, sabi niya, ihaharap daw niya sa akin si Weton sa isang kondisyon. Kunwari, napilitan naman ako pero sabi ko, kapag naiharap niya sa akin si Weton, tsaka ko palang siya pagbibigyan. Tinawagan niya si Weton, Kuya Bono, at noon pa lang ay nainggit na ako kay Weton dahil year 2001 pa lang noon pero may cellphone na si Weton. Samantalang ako, nangangarap pa lang noon na magka-cellphone. Kaya lang, ang tagal dumating ni Weton noon. Nakakain ako ng tanghalian tsaka pa lang siya dumating pero ni konting ngiti, Kuya Bono, ay wala siyang pinakita sa akin. Ramdam ko noon, Kuya Bono, na hindi niya ako gustong makita. Nayabangan ako sa kanya noon, nainis ako sa inasal niya. Porke malaki talaga ang pinagbago niya. Maporma at makinis na makinis siya. Nakakabanas talaga na ako, gustong gusto at masayang masaya akong makita siya pero siya'y walang kagana-gana. Ba't nandito ka? Ganito ang tanong niya sa akin. Gaya mo, nag-layas din ako. Paano mo ako nahanap? Bro,
Ba't ganyan ka? Parang ayaw mo akong makita. Hindi sa ganun, Aki. Pero mabuti pa, bumalik ka na lang sa Olongga po. Bibigyan kita ng pamasahe. Umuwi ka na doon. Baka nag-aalala na si Mama at Tito Alfred sa'yo. Hayaan mo sila. Tsaka ba't mo iniisip na mag-aalala sila sa akin? Nung naglayas ka, naisip mo ba kung nag-aalala sila? Umuwi ka, Aki. Huwag ka dito. Sabi niya sabay bukas ng wallet niya at binigyan ako ng 500. Bago umalis ay inulit pa niya mga salitang, "Umuwi ka. Huwag ka dito." Tumupad ako sa deal namin ng matandang bading na si Roxy. Pero nagpatuloy ako sa pag-acting na kunwari first time ko talaga. Tinutulak-tulak ko pa siya, kunwari kiliting-kiliti ako. Tinadyakan ko pa nga siya sa malaki niyang tiyan, pero sa halip na mainis, tila nauulol na ipinagpatuloy ang gusto niyang gawin. Pagkatapos namin, kunwari malungkot na malungkot ako, hanggang sa sinabi niyang nagigilty daw siya kasi pinagsamantalahan daw niya ako. Noong hinihintay pa naming dumating si Weton, nakwento ko kay Roxy na naglayas din ako at nasabi din niya kaagad na kung wala daw akong mapupuntahan ay sasama na lang ako sa tirahan nila ni Weton. Tinanggihan ko yung Kuya Bono, sabi ko ayoko nang makasama si Weton kasi talagang nagbago na si Weton. Kaya ang sabi ko kay Roxy, kung gusto mo akong tulungan, ikuha mo na lang ako ng kwartong paupahan. Hindi siya sumang-ayon Kuya Bono dahil marami naman daw lugar na pwede kong tirhan. Pinagpili niya ako. May rest house daw siya sa isang baryo. May gasoline station siya na may quarters para sa mga tauhan niya. At doon ay may bakanting kwarto. Meron din daw quarters sa kanyang massage parlor. Meron din siyang resto bar at may staff quarters din pero siksikan daw mga tao doon. Pinili ko yung gasoline station dahil nasa city proper lang ito at hindi ako nagkamali ng pagpili dahil napakalapit lang nito sa isang paaralan, ang Republic Central Colleges kung saan ako nag-enroll. Para akong scholar ni Roxy noon, Kuya Bono, nagtatrabaho ko bilang gasoline boy habang nag-aaral at hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na magkukrus ulit ang landas namin ni Stella doon mismo sa gasoline station. At biruin mo, siya pa ang bumati sa akin. Ako ang nagkakarga noon ng gasolina sa kotseng sinasakyan nila. Pero dati hindi ko pa alam na nandun din siya sa loob. Bigla lang bumukas yung bintana tapos may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, mukha ni Stella Marie ang nakita ko. At ang sabi niya, "Napakalakwatsyera mo talaga, no? Dito ako nag-aaral," sagot ko. "Talaga, ako din. Anong school mo?" "RCC, ikaw?" "Sa Holy Angel ako." Kinausap siya ng katabi niya sa loob ng kotse kaya't nalayo siya sa bintana. Pero nung matapos ang pagkakarga ko at paalis na sila, dumungo pa ulit siya sa bintana at nagbabay pa sa akin. Araw-araw mula noon, Kuya Bono, wala akong inasam kundi ang muling makita si Stella. Oo, maraming magaganda sa Pampanga. Sa mga klasiko lang napakarami nila pero iba talaga ang tama ko kay Stella. Para sa akin, Kuya Bono, siya ang pinakamaganda. Maraming pagkakataon, Kuya Bono, na sinasadya namin ng kaibigan kong si Marlo nang tumambay sa harap ng mga gate ng Holy Angel sa pagbabaka sakaling makita ko si Stella. Si Weton, alam kong doon din siya nag-aaral sa Holy Angel at kung siguro kagaya pa rin kami ng dati ni Weton na best of friends, partner in crime, mahihingan ko sana siya ng tulong para muli kong makausap at makasama si Stella. Kaya lang iba na si Weton eh. Hindi na siya maabot.
Madalas, dinadrive ni Weto ng isang sasakyan ni Roxy at nagpapagasolina siya sa gas station kung saan ako nagtatrabaho at nakatira. Ni hindi niya ako nililingon. Kahit na kuminsan, ako pa ang nagkakarga sa kotseng dala niya. Ibang-iba na si Weto noon. Kung hindi mo siya kilala, pihadong iisipin mong anak siya ng milyonaryo. Hindi siya kilala ng mga kasama ko sa gas station kaya kapag sila ang nag-a-attend kay Weton, siniserpa siya ng mga ito. Hinayaan ko na lang, hindi ko na sinabi sa mga kasama ko na kilala ko siya at siya ang paboritong jowa ng amo naming bakla. Nagpapagamit pa rin kami kay Roxy noon, Kuya Bono, kahit nagtatrabaho na rin kami bilang gasoline boy niya. Kami, kako kasi, hindi lang ako ang gasoline boy na madalas kunin ni Roxy para iuwi saglit sa rest house niya, kundi lahat kami. Apat kami noon, pero yung isa kasi minsan ay sumama sa ibang bakla. Nalaman ni Roxy kaya't siya ay pinalayas. Second year college na ako nung isang hapong sunduin ako ni Roxy at dinala sa rest house niya. Pagkatapos noon, akala ko ihahatid niya ako sa gasoline station, pero sa isang parlor niya ako dinala. Kakain daw muna ako dahil birthday ng isang beautician niya. May kusina ang parlor na yon at maraming ang handa kaya't kumain ako. Noong mabusog ako ay lumabas na ako ng kusina, pero nagulat ako nang makita ko ang dalagang nakaupo sa sofa. Nagbabasa ng magazine, si Stella. Aatrasana ako, babalik sa loob ng kusina, pero biglang napalingon sa akin si Stella at kaagad akong binati. Aki? Ngumiti na lang ako noon, tapos sumabad si Roxy. Magkakilala kayo? Tumango ako pero may takot ako ng dabaka. Agad akong ibuko ni Roxy kay Stella. Pero nagkamali ako dahil ang sumunod na narinig ko kay Roxy ay, ayain mo muna siya sa kusina, Aki. Pakainin mo. Neng, sige na. Sumama ka kay Aki. Maraming pagkain sa loob dahil birthday ng baklang to. Yun, Kuya Bono, ang kauna-unahang pagkakataong makasama ko ng medyo matagal si Stella. Mabagal kasi siyang kumain at parang binibilang niya ang pagnguya niya. Halatang hindi siya nagmamadali dahil yung kaibigan niyang sinamahan niya sa parlor ay nakasalang sa ginagawa sa buhok niya. Nakapagsinungaling ako kay Stella nung tanongin niya kung bakit naroon ako. Sinabi kong boss namin si Roxy at kapag ganong may birthday ng tauhan ni Roxy, kahit saang business niya, nag-iimbita talaga siya. Sa totoo lang, magkakakilala talaga kaming lahat dahil kapag birthday ni Roxy at kapag Pasko, nagsasama-sama kaming lahat sa rest house dahil laging may pa-party si Roxy para sa mga tauhan niya. Liban sa gasoline station, tatlong parlor, isang massage parlor, resto bar ay may karandiriya, bake shop, water refilling station at car wash din si Roxy. Isa siyang magaling na negosyante at mabait na amo. Kaya tuwing birthday niya at Pasko ay may pa-party siya para sa aming lahat na tauhan niya. At ang maganda pa noon, maging ang kapatid ng landlady na Stella sa boarding house nila ay nagtatrabaho din sa resto bar na pagmamay-ari ni Roxy, kaya lumusot ako sa sagot ko kay Stella noon kung bakit ako nandun din sa parlor. Isa pang magandang bagay noon, Kuya Bono, ay nahingi ko kay Stella ang cellphone number niya. Tinext ko noon si Roxy at sinabi kong huwag niya na akong ihatid sa gas station. Maglalakad na lang ako. Nareplyan niya ako ng okay, kaya nung lumabas kami ni Stella mula sa kusina ay diretso labas na ako sa pinto ng parlor. Naglakad pabalik sa gas station na nakangiti. Dahil isang napakasayang araw talaga yun, kasi kahit sa maikling sandali lang ay nakasama ko ang babaeng sobra-sobra kong gusto. Itinuring kong isang malaking challenge siyang mapasagot si Stella, Kuya Bono. Hindi siya yung kapag tinext mo, kaagad magre-reply.
May cellphone na rin ako noon, bigay lang ni Roxy, isa sa mga cellphone na pinaglumaan niya. Ang maganda kay Roxy, hindi siya kagaya ng ibang bading na nakarelasyon ko na pati babaeng totoo ay tinuturing na karibal. Si Roxy, kaming mga lalaki lang niya ay malayang magmahal at makipagrelasyon sa babae, huwag lang sa ibang bakla. Pero kami lang na mga lalaki niya, hindi si Weton na talagang jowa at ibinahay niya. Si Weton, wala daw dapat kaagaw si Roxy sa puso niya. O nung una, kinainggitan ko si Weton dahil sa mga pribilehiyong natatanggap niya kay Roxy. Sasakyan, damit, alahas, gadget, pera. Pero noong una lang yon dahil nung magkita ulit kami ni Stella Marie, alam kong hindi na mahalaga ang mga material na bagay sa akin at kaya kong iwanan ng lahat na meron ako kung kapalit ay ang pag-ibig ni Stella. Ang lakas talaga ng tama ko kay Stella, Kuya Bono. Minuminuto halos noon ay siya ang laman ng isip ko. Kaya lang, yun nga, hindi siya kaagad nagre-reply kapag tinetext ko. At kapag ka-text ko na, hindi rin kami nagtatagal dahil marami pa raw siyang gagawin. Alam kong hindi rin mayaman sila Stella, Kuya Bono. Single mom ang mami niya na dati lang ay domestic helper sa Saudi Arabia kung saan nga nabuo si Stella. Tita niyang madre at tito niyang pastor ang magkatulong sa pagpapaaral sa kanya. Kung titingnan, modernang babae si Stella kasi nakakasunod siya sa mga usong pananamit noon. Basta't hindi lang malaswa kasi sa kabila ng kagandahan at sunod sa uso niyang postura, ay hindi siya simple, pero conservative pa rin talaga. Hindi rin siya mahihiyain, Kuya Bono, kung wala namang dapat na kahiyaan. As long as alam niyang walang mali sa ginagawa niya, maninindigan siya. Nauunawaan ko din naman yung ibang babaeng sobrang mahihiyain kahit na wala namang nakakahiya. Si Stella Marie, hindi naman makapalang mukha pero kaya talaga niyang humarap kahit kanino kung kinakailangan. Isa lang yon sa napakaraming gustong-gusto kong katangian ni Stella na hindi ko nakita sa ibang babae. Matalino din siya, may kumpiyansa sa sarili at higit sa lahat, hindi siya mapangmata. Hindi siya namimili ng kaibigan base sa estado ng buhay ng isang tao. Noong high school kami, mahihirap at jolog sa mga kaibigan niya kahit na swak na swak sana siya sa barkadahan ng mga feeling social sa school namin. Natatandaan ko pa, Kuya Bono, na balita noon na sasali si Stella Marie sa beauty contest noong foundation day namin at makakalaban niya si Leila na siyang pinaka-famous noong fourth year kami. Maraming fans at secret admirer si Leila noon dahil maganda siya at social nga. Kaya nga, excited ako noon sa magiging laban nila ni Stella, kaya lang hindi naman sumali si Stella at ang kanyang dahilan ay hinangaan ko pa. Ayon sa kaklasikong bakla, conservative daw si Stella at hindi niya kayang magbilad ng legs sa harap ng maraming tao. Para sa akin noon, goods yun, Kuya Bono. Goods na goods yun at proud ako dahil ganong klaseng babae ang hinahangaan ko. Alam kung bakit aware ako na sobra ang paghanga ko kay Stella hanggang nung college na ako pero bakit hindi ko napagtanto na masyado siyang mataas para sa akin. Nagawa ko pang manligaw sa text pero busted naman agad ako. Nung bata-bata pa ako, Kuya Bono, high school, ganon. Kapag ayaw sa akin ng babae, ayaw ko din sa kanya. Pero noon kay Stella, nasaktan ako
At hindi ko natanggap na basta-basta na lang na binastad niya ako. Alam mo ang ginawa ko, Kuya Bono? Kinulit ko pa siya. Nagmakaawa pa ako. Kaya lang, binigyan niya ako ng dalawang dahilan kung bakit hindi niya ako gusto. Una, nalaman daw niya na hindi lang ako basta tauhan ni Roxy. Isa daw ako sa mga lalaki niya. Ayaw na ayaw daw niya sa lalaking pumapatol sa gay dahil immoral daw yun. Nagawa ko magsinungaling, Kuya Bono. Sinabi kong hindi yun totoo. Pero sa pangalawang rason niya ako natameme ng tuluyan. May boyfriend na daw siya at mahal na mahal niya ito. Hindi ko na tinanong kung sino yung boyfriend niya, Kuya Bono. Tinanggap ko na lang na hindi niya talaga ako gusto. Pero makaraan ng isang buwan ay hindi ko sinasadyang makita at makasalubong sina Stella Marie at ang boyfriend niya. Inisip ko kaagad na boyfriend niya ang kasama niya dahil magka-holding hand sila at dala pa ng lalaking iyon ang bag ni Stella. At alam mo ba, Kuya Bono, kung sino ang boyfriend ni Stella? Si Weton. Ang ginawa ko, Kuya Bono, kahit kabado ako ay sinalubong ko sila at kinausap ko pa si Stella. Siya ba ang boyfriend mo? Alam mo bang kilala ko yan? Napatingin si Stella kay Weton at si Weton naman ay iba ang titig sa akin. Parang nakikiusap ang mga mata niya na huwag na akong magsalita. At ewan ko ba, Kuya Bono, kung bakit naawa pa rin ako kay Weton. Umalis na lang ako noon nang walang imik. Nawalan na ako ng gana sa buhay ko nun, Kuya Bono. Tinapos ko lang ang isang taon sa Pampanga, buwan ng Mayo nung makuha ko ang mga credentials ko sa school. Naglayas ulit ako. Pumunta ako ng Cavite kasama si Andor na kasamahan ko sa gas station. May nakilala kasi si Andor na businessman na nagtayo ng gas station sa Cavite. Lumipat kami doon at sinikap kong makapag-aral pa rin sa Cavite noon, Kuya Bono, kahit na panggabi. Hindi nga lang ako na full load noon dahil conflict sa schedule ko sa trabaho ang ilang subjects. Nagka-girlfriend din ako sa Cavite, Kuya Bono, babae, isa. Hindi ako na-link sa kahit kaninong gay noon, kaya lang nagka-problema kami sa amo naming naging magaspang ang ugali kaya nilayasan namin. Si Evangeline ang girlfriend ko noon na iniwan ko rin ng walang paalam. Si Andor noon ay bumalik ng Pampanga. Ako ay lumipat lang sa ibang gas station sa Cavite din kasi gusto ko munang tapusin noon yung semester na yun. Sa gasoline station na nilapatan ko ay naging jowa ko si Felix na kahera namin. Mabait siya, gumanang buhay ko dahil siya ang nagluluto at naglalaba. Kaya naman nagkaroon ako ng sapat na oras noon para sa pag-aaral ko. Nung mamatay ang mama ni Felix, nag-decide siyang umuwi ng Davao kahit na masakit sa kanya na maghiwalay kami. Nung tanungin niya ako kung gusto kong sumama, sabi ko gusto ko sana kaso nag-aaral nga ako. Sabi niya kapag bakasyon at gusto kong pumunta sa kanila, sabihin ko lang siya. Buwan ng Mayo din nung taong yun, Kuya Bono, ay nagpunta nga ako ng Davao. Nagsama kami ni Felix noon. May maganda siyang trabaho that time kaya hindi niya na ako pinayagang magtrabaho. Mag-aral na lang daw ako. Kaya lang pumasok sa buhay ko si Nueva. Kaklase ko siya, Kuya Bono. Hindi siya maganda, chubby pa pero napaka-daring niya. Gulat na gulat ako nung ayain niya ako biglang mag-sex daw kami. One time lang.
Pinagbigyan ko, Kuya Bono, kasi na-curious ako kung paano makipag-sex sa babae. 20 anyos na ako ng Kuya Bono pero virgin pa talaga ako sa babae. Hindi ko inaasahan, Kuya Bono, na ma-addict ako kay Nueva. Mahusay talaga siya sa kama at mabait pa. May kaya din ang kanyang pamilya sa probinsya nila. Inaya niya akong mag-live-in kami at sumama naman ako kahit na tinakot ako ni Felix na magpapakamatay daw siya kung iiwan ko siya. Tingin ko noon, Kuya Bono, ay mature na ang isip ko at yung ganong panakot ng bading ay hindi na bago sa akin. Iniwan ko pa rin si Felix pero hindi ko alam na tototohanin pala niya. Yun ang isang malaking pagkakamali ko, Kuya Bono, na hanggang ngayon kapag naaalala ko'y kinikilabutan pa rin ako at inuusig pa rin ako ng konsensya ko. Isang tao ang nawala dahil sa kagawan ko. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay hindi na ako komportable at kampante sa Davao kaya't umalis ako. Nagpunta ako ng Cagayan de Oro na hindi rin nagpaalam kay Nueva. Nag-iwala ako ng maikling note sa kanya na huwag niya na akong hanapin pa. Nagtrabaho lang ako sa Cagayan de Oro, Kuya Bono, room attendant sa isang hotel. Nag-ipon lang ako ng pera at nung makaipon ako ay bumalik ako ng Davao para kunin yung mga credentials ko sa school. Tapos nagpatuloy ulit ako ng pag-aaral sa Cagayan de Oro. A regular fourth year na ako nang makilala ko sina Romy at Cynthia. Hindi sila magkakilala, Kuya Bono. Sabay ko silang naging jowa. Gay si Romy, si Cynthia naman ay hot mama na seaman ang asawa. Sa dalawang taon ko sa boarding house ko sa Cagayan de Oro, ni minsan hindi nagkatagpo sina Romy at Cynthia. Nung graduate ako, si Cynthia ang kasama ko, pero si Romy ang naganda sa bahay niya. Hindi nakapunta si Romy sa venue ng graduation ko. Si Cynthia naman ay hindi ko na isinama sa handaan. Silang dalawa, Kuya Bono, ay iniwan ko lang din ng walang paalam nung magpasya naman akong lumipat ng Cebu City upang doon simulan ang pagbabagong buhay. Una, Kuya Bono, ay pumasok ako sa isang BPO company bilang call center agent pero isang taon lang ako. Lumipat ako sa isang international finance company kung saan ako nabigo sa hangarin kong magbago na sana kasi si Frank na manager namin ay isang gay na Amerikano at Genoa ako. Grinab ko pa rin yun pero sabi ko noon, last na talaga si Frank. Kulang dalawang taon kami nagsama ni Frank, Kuya Bono. Nung bumalik siya ng Amerika, inilipat niya ako sa main office namin dito sa Makati, Manila. At dito na ako nagtagal at umunlad na rin sa aspetong pinansyal. Nag-iwan si Frank sa akin ng malaking pera na dinagdagan ko lang para makabili ng kauna-unahang kotse ko na siyang sinakyan ko noong for the first time sa loob ng 13 taon, Kuya Bono, mula nung lumayas ako ng Olongapo ay nakauwi ako sa papa ko. At sobra-sobra ang pagkagulat ko, Kuya Bono, sa nadatnan ko. Malaki at maganda na ang bahay ng papa at mama Tina ko. Nagtapos lahat ng nakatatandang kapatid ko, maging ang mga anak ni Mama Tina na sina Ate Luli, Kuya Prince at syempre si Weton, na bayaw na ang tawag sa akin dahil napangasawa ni Weton ang Ate Imang ko. Napakaganda ng salas at ang luwang, Kuya Bono. At sa isang maluwang na dingding ay nakadisplay lahat ng paintings ni Ate Luli.
Kabilang doon ang paintings noong naliligo kaming dalawa ni Weton sa sapa noong elementarya pa lang kami. Pinalaki lang yung paintings, Kuya Bono. At syempre, napapangiti ako kapag pinagmamasdan ko ang painting na yon. May business si Weton sa amin, Kuya Bono, na siya niyang minamanage, at isang araw ay sinadya kong puntahan siya sa shop nila upang kausapin tungkol kay Stella. Ang sabi niya, matagal na raw silang wala, pero nagtagal naman daw sila, kaya lang naghiwalay din. Ramdam ko noon, Kuya Bono, na hindi siya komportable sa pagkukwento tungkol kay Stella. Kaya't ang ginawa ko ay sinadya kong puntahan si Stella sa dinalupihan. May maliit din siyang business noon, pero empleyado din siya sa isang private company. Kahit na noon ay hindi siya tapos ng college. Hindi niya ako nakilala, Kuya Bono, kaya't nagpakilala pa ako. At nagulat din ako noong sabihin niyang single mom daw siya. Nabuntis daw siya ng ex-boyfriend niya. Tinanong ko siya, kilala ko ba yung ex mo? Yeah, di ba sabi mo noon kilala mo siya? Noon ay napuzzle ako kasi hindi ko pwedeng isipin si Weton dahil walang nabanggit si Weton sa akin na may nangyari sa kalinalan ni Stella. Pero sinambit ko pa rin ang pangalan ni Weton, pero itinama niya ako. Wellington? Sabi niya. Ang tanong ko naman ay, alam ba niya na nabuntis ka niya? Umiling siya tsaka dinugtungan ng, wala na kami nang malaman kung buntis ako. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Wala na kaming communication dahil lahat ng gamit niya, cellphone, alahas, kinumpis ka nung baklang nakasama niya. Grabe, professor pa namin yun. Ang lalaswa nila. Professor? Ulit ko kasi hindi naman professor si Roxy. Yes, professor namin, jowa pala niya. I hated them so much for that kaya nakipaghiwalay ako sa kanya. Ayoko kasi talaga ng lalaking ganun. And sorry nga pala Aki kung inakala ko noon na ganun ka din. Yun kasi ang sabi ng bading sa parlor eh. Kayo daw ni Sir Roxy. Kaya lang nung tanungin ko naman si Sir Roxy, hindi naman daw kayo dahil empleyado ka lang niya. Tsaka saan ka ba nagpunta noon? Alam mo, tinanong pa kita sa mga kasama mo sa gas station eh. Pero hindi ka nila kilala. Nabasa nga lang daw nila ang pangalan mo sa dingding pero hindi ka nila kilala. Mga bago na siguro yung mga napagtanungan mo. Hey, kung saan ako napunta? Cavite, Davao, Cagayan de Oro, Cebu. Sa Cagayan de Oro ako nag-graduate. Sa Cebu ang unang job experience ko. Then now, nasa Makati na ako. Wow, does that mean na pinag-aral mo ang sarili mo? Oh, bakit? Masipag ako, uy. Tsaka determinado ako. Congrats. At least ikaw nakatapos ka. Ako kasi hindi eh dahil nagbuntis nga ako. Okay lang yan. Babae ka naman eh. Hindi naman ikaw ang bubuhay sa sarili mo kundi siyempre magiging asawa mo. Magiging asawa? Eh sino bang magkakagusto sa dalagang ina? Marami ah. Sa ganda mong yan. Chuck, marami dyan ang nagkakagusto sa'yo. Hindi mo lang alam. Eh, Aki, kasali ka ba sa maraming yun? Noon ay napangiti ako at ang sagot ko ay, tingin mo, Stella, bakit kita hinanap? Bakit nandito ako ngayon sa harap mo? May anak ako, Aki. E ano naman, dagdagan natin kung gusto mo. Teka lang, gusto mo ako maging asawa o kabit mo? Asawa, syempre. Single to, uy. Pakasalan mo ako? Syempre. Okay. Pag-isipan muna natin. Sagot niya tsaka ngumiti. Ngumiti din ako, Kuya Bono, dahil sa totoo lang, nangangamoy katuparan talaga ng pangarap ko ang maging asawa pa rin sa wakas
ang babaeng kahit tagal ng panahon ay hindi ko talaga nakalimutan at ni hindi rin nawalan ng puwang sa puso ko. Hindi ko rin gusto, Kuya Bono, na natatagalan yung excitement ko. Ayoko nung araw-araw na hindi ako mapakali kaya't kaagad ay nag-asikaso kami ng papeles namin ni Stella. At sa loob ng isang buwan, noong September 2014, Kuya Bono, ay nagpakasal kami. Kasi mula nung tanggapin niya ako ay naging sweet kami, napuno kami ng pagmamahalan, and we felt like dapat na nga kaming magpakasal. Siya ang nagdesisyon na sa huwes na lang kami magpakasal dahil hanggang noon ay inuusig pa rin siya ng tita niyang madre at tito niyang pastor na nawalan ng respeto at tiwala sa kanya dahil nabuntis siya habang pinag-aaral siya sa Catholic school pa. Umuwi lang noon ang mami ni Stella mula Hong Kong para ipakasal kami. Sa pamilya ko naman, sina Mama Tina, Papa at Ati Luli lang ang dumating sa dinalopihan. Sinadya kong ilayo si Stella sa dinalopihan dahil may takot ako noon na baka may madiskubre siya sa nakaraan ko. Agad ako sumang-ayon noon sa kagustuhan ng mami niya na sa Balanga kami tumira dahil may nabili siyang lote doon. Doon kami nagpatayo ng bahay at may sapa din sa likod, Kuya Bono. Pero malinis ang sapa na yon. Pinaliliguan talaga yon ng mga bata. Sa Balanga na rin nagpatuloy si Stella sa pag-aaral niya. Buntis siya nung magtapos siya ng college while ako ay dito pa rin sa Makati noon nagtatrabaho. Nag-open din si Stella ng business sa Balanga at napilitan akong mag-resign sa work ko nung manganak siya dahil kailangang may mag-asikaso sa negosyo niya. Nailayo ko nga si Stella, Kuya Bono, sa dinalupihan pero dahil sa Facebook na yan ay nakasagap pa rin siya ng kwento tungkol sa nakaraan ko. Kay Megan pa mismo na siyang unang naging karelasyon ko nung bagong salta pa lang ako sa dinalupihan. Natural nag-deny ako. Sinabi kong walang katotohanan ang mga pinagsasabi ni Megan. Pero sabi daw sa kanya ni Megan, kahit magtanong pa daw si Stella kay Vicky. Mabuti pa si Vicky, nag-no comment siya noon, pero si Megan, sinobrahan pa niya mga kwento niya. Hanggang sa marinig ko na kay Stella mga salitang, manlilin lang ka, niloko mo ako. Alam mo namang ayaw na ayaw ko sa mga lalaking katulad niyo ni Wellington, mga immoral kayo. Na-stress ako kay Stella noon, Kuya Bono, kaya't 6 months pagkatapos niyang manganak, bumalik ako dito sa Makati para magtrabaho sa ibang kumpanya naman. September 2017 nung magsimula ako sa kumpanyang ito, and that, Kuya Bono, was 6 years ago. 6 na taon na, Kuya Bono, pero hindi na bumalik sa dating trato niya sa akin si Stella. Sa maniwala ka't sa hindi, Kuya Bono, mula nung makumpirma niya kay Megan na naging kami talaga, dahil umuwi pa siya noon sa dinalupihan upang mangalap lang ng ebidensya. At kay Vicky ay marami siyang litratong nakita. Litrato namin ni Vicky. Mula noon, ang baba ng tingin niya sa akin. At ni minsan mula noon, Kuya Bono, hindi na siya pumayag na magtabi kami sa kama. Nagkamali daw siya sa pagpapakasal niya sa akin, pero ayaw niya akong hiwalayan dahil kasal kami at may anak kami. Isang anak na lalaki na ayaw niya nang dagdagan dahil diring-diri pa rin siya sa akin hanggang ngayon. Sinampal din niya ako ng mga salita niya noon na kaya lang daw siguro ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil umasa ako sa mga bakla. Pikon na pikon din ako ng araw na yun, Kuya Bono, kaya't umamin ako. Ang sabi ko, oo, marami silang tumulong sa akin.
Gusto mo ba silang puntahan din isa-isa para makakuha ka ng ebidensya? Ang tagal na nun, Kuya Bono. Ang tagal ng malamig na hangin na lang ang turing sa akin ng asawa ko. At sa totoo lang, nasanay na ako. Nasanay na ako na may asawa nga ako pero hindi ko maramdaman ang pag-ibig niya o pagpapahalaga man lang. Ayoko rin siyang hiwalayan, Kuya Bono, kasi umaasa ako na isang araw matatanggap din niya ako. Mahal ko siya kahit ganun siya. Mahal na mahal ko rin ang anak ko, maging si Ryan na anak niya kay Weton, inako ko na rin na parang anak ko. Sila na nga lang dalawang magkapatid ang laging dahilan ko para kahit tatlong beses man lang sa isang buwan ay umuwi ako ng Balanga para makasama sila. Minsan, naligo silang dalawa sa sapa, napicturan ko sila, at natuwa ako sa anggulo ng picture na nakuha ko dahil parang kagaya yun ng painting ni Ati Luli, yung painting namin ni Weton noong kami naman ang naligo sa sapa. Maliban kina Vicky at Megan at Felix, lahat ng nakatulong sa akin noon ay regular kong nakaka-chat ngayon. Napasalamatan ko sila, maging si Catherine. Ang ex ko sa Olongga po noon na single mom din ngayon, ay madalas kong maka-video call. Maganda pa rin siya, Kuya Bono, at ramdam kong gusto pa rin niya ako. Pero alam niyang kasal ako. Pero hindi ako nagkukwento sa kanya tungkol sa sitwasyon namin ni Stella. Na 6 na taon na kaming platonic sa aming relasyon. Pasensya ka na, Kuya Bono, kung walang magandang ending ang kwento ko. Pero kung tatanungin mo ako kung paano ko gustong magtapos sana ang kwento ko, ay sana matanggap ni Stella ang nakaraan ko. Maging okay ulit kami, maramdaman ko ulit na mahalaga ako at mahal niya ako. Okay na ako sa ganong ending. Anyway, maraming salamat kung mababasa mo rin itong malungkot na kwento ng buhay at pag-ibig ko. Pakitakpan na lang sana ang mukha ko sa mga pictures na inattach ko dito. Umaasa, gumagalang at nagpapasalamat. Aqui. Hindi ako ang nag-edit ng emailed story ng kahugot nating si Aqui. Kaya naman, hindi ko napansin kaagad yung mga kulang at yung mga hanging parts. Pero kahapon nung nagre-recording ako, ay napansin ko yung mga kulang lalo na sa last part. So I emailed him and asked him only 2 questions lang naman. Una ay kung paano naging mag-asawa ang ati imang niya at si Weton. Ang kanyang paliwanag ay dati na raw pala na may pagtingin sila sa isa't isa si Imang at saka si Weton, kaya lang hindi naging komportable si Weton sa bagay na yun sapagkat diba dapat nga ay nagtuturingan sila magkapatid sapagkat mag-asawa ang magulang nila at sa isang bahay pa sila nakatira at hindi nga komportable yun ano? At hindi niya kinaya kaya siya naglayas. Kaya naman pinagtutulakan daw niya si Aqui noon na bumalik, umalis, huwag ka dito, sabi niya kasi ayaw makita ni Weton yung kanyang pinaggagawa doon kasi nga baka may sumbo sa kapatid. But yun nga, nagkahiwalay naman si Stella at saka si Weton at bumalik itong si Weton doon sa kanila at yun na, pinurso niya na yung kanyang paniligaw siguro doon sa kapatid ni Aqui kaya sila nang biging mag-asawa. That's the first question. And the second question ay, hindi mo ba sinusumbatan yung asawa mo? Kasi pasensya na makahugot ano, kung medyo
magmamahadero ako sa part na to. Feeling ko kasi masyado namang nagmamalinis si Stella. Kasi di ba yung pagkakabuntis niya bilang dalaga habang nag-aaral, pinag-aaral ng pastor at madre sa Catholic school pa, ay nabuntis. Yun bang pakikipagtalik sa hindi pa kasal ay hindi ba immoral din naman? So, bakit sobra naman siya magmalinis? As in, hindi niya matanggap-tanggap yung past ng kanyang asawa. Although may pagkakamali ka, kahugot, sapagkat hindi mo sinabi ka agad na ganun ka sa nakaraang buhay mo. Kaya lang, kasi pag sinabi mo, syempre, hindi ka tatanggapin. Kasi yun nga yung reason kung bakit sila naghiwalay ni Weton. So, I understand yun na naging selfish ka dahil sa layunin mo na maging kayo. And now, you are paying it, pinagbabayaran mo yan sapagkat nalaman niya yung totoo at dinudum sa kanya. Kaya lang dapat pa ba? It's been 6 years, 6 na taon na mga kahugot, hindi pa nakakapagpatawad, hindi pa nakakatanggap ng katotohanan. At ang isa pang sinabi ng kahugot nating si Aki pala ay hindi na lang niya isinali sa kanyang kwento kasi ayaw nga niyang gatungan yung galit. Ang sabi pala niya, hindi mo ba sinusumbatan? Ang sabi sa akin ni Aki ay yung galit po niya ay kailangang mamatay, hindi po dapat gatungan. So, hindi siya sumasagot. Now, kahugot na Aki, humahanga na ako sa iyo sapagkat 6 na taon ka na nag-TTS din sa platonic na relasyon. Samantalang naranasan niyo namang maging maligaya, sweet sa isa't isa, nagbago lang nung malaman niyo yung katotohanan tungkol sa nakaraan mo na hindi niya matanggap. 6 na taon na at kung sawa ka na rin at isang araw ay ma-realize mo na parang gusto mo rin lumigaya sa buhay mo, sa piling ng iba, kasi hindi naman na nagbabago, hindi ba? Just in case lang, hindi ka sa tinuturuan kitang mangaliwa na. Pero sa tingin ko, deserve ng kahit sino sa atin ang magkaroon ng kaligayahan sa buhay. 6 taon ka na nagtitiis, nakakaawa ka naman. So, just in case na may dumating na taong mahal ka, pwede kayo mag-usap ni Stella. Siguro kaya hindi siya bumibitaw sapagkat, syempre yung bentahe ng andyan ka bilang asawa, financially and all the material things ay gusto niyang samantalahin. And baka hinihintay kang gumawa ng mali para sa ganun ay mapagtibay yung batas sa side niya. At hindi mo naman ginagawa siya, hindi rin naman gumagawa. Kaya lang, yung pagtanggi niyang tumabi sa'yo o tabihan mo siya sa pagtulog o kaya magtalik kayo ay obligasyon yun ng asawa. Alam ko, alam mo yan. Marami siyang mga obligasyon na hindi niya ginagawa at ground yon sa paghihiwalay. So, huwag kang matakot. Just in case, nasawa ka na sa sitwasyon mo and grab the chance to be happy. Hindi ko sinasabing gawin mo yan, kaya lang nauunawaan kasi kita. Mahirap yung iyong sitwasyon, okay? Thank you again for sharing your beautiful story. No judgment, that really happened. Siyempre, katotohanan ng buhay. And alam ko, marami pa rin dyan ang nasak sa kwento mo. And hindi nila ma-imagine na may mga nangyayaring ganyan. That's why binabasa ko itong mga ganitong klaseng kwento para mamulat kayo sa katotohanan, mga kahugot. May mga pagyayari talagang ganito sa buhay natin. Hindi nyo lang nakikita dahil siguro masyado kayong nakafocus sa mga gandang bagay, but it's an awakening that this really happened. It is happening. Okay? And again, God bless you, kahugot na Aki. Tumatag ka. At ngayon sa ating mga shoutout na una ulit, si Jory Incarnacion. Maraming salamat. At ganoon din kay John Paul Dumaliang. Shoutout to you. Jeffoy TV, pa-shoutout muli. Jeffrey Contawi pala ito. Excuse me. John Ard Taganod. Ganoon din kay Marlon Romero. And to Emmanuel D. Agayam. Clyde Besmontal Daban ng Isabella. Also to Mylene Bergonia Batuelo. Premium mate na si Kimi Ordan pala. Lucky girl, maraming salamat. Also to Queenie San Nicolas, maraming salamat sa laging pakikinig. Ramon Christopher Luis, sina-shoutout niya ang kanyang asawa na si Jennifer Angel Luis. Also to Diana Kissing, Gracial Tapulao. Also to Via de Guzman. And shoutout din kay
Rodelio Tadeha, naragsakal daw mumit. Christian Jake Andrada says, a shout-out from Kinama Rizal Kalinga. Thank you so much. Irene Rama, shout-out to you. Nang Tuwaw Cagayan Valley, ganun din kay Jake Chris. And also to Jelly and Dudulaw, shout-out sa Dudulaw family sa Lalo. And Jenny Duque, shout-out to you. Nang Kuwait. At sabi pala ni John Paul Dumaliang, ay shout-out sa Dumaliang Acosta Bravo families from Delphine Albano, Isabella. Maraming salamat sa pagtutok. Shoutout din kay Cornelia Consejo ng Hong Kong. Pa-shoutout na rin po sa family ko sa Cagayan Valley. And si Jessica Espejo Librilla, shoutout to you. And also to Maylene Melad ng Tuguegarao City. Marcelo Peralta says shoutout sa asawa ko na si Daisy Ria sa mga anak ko, Daniel, Daisy, and Maxine. Kumusta na si Daisy Ria Peralta? Hindi na ito nagpaparamdam ha. Grace Ponshan, siya rin sa asawa kong taga-Wataw. Grace nga pala ng Binwangan. Taga-Wataw yung nakotsero? Yeah, I guess so. SGB, Susan Gallievo, Vierre, siya rin to you, ganun din kay Jasrine Moises. At siya rin kayo po rin sa family ko na sa Pinas, sa Liamado family, also to Chell Divina. Shout out listening here when cleaning house in Singapore. Shout out sa mga taga Tumawini. Sabi naman ni Nizel Corcuera na ibaga malim, kasami king kata Nizel. Maraming salamat sa pakikinig lagi. Mary Vic Parungao Delphine says shout out naman dito sa Riyadh mula sa Solana, Cagayan. Girly Ventilio, shout out to you mula sa Bahrain. At kay Hazel Ciruno, hello kayo, Bono. Shout out sa asawa ko na lagi sumusubaybay sa mga kwento. Joey Ciruno from Alucau, Santa Teresita, Cagayan. Maraming salamat. Simply Sweet says, shout out ka nag-ijay kakaduak ng abangers dito yung Balasio, Taaw. Lively Waming ng OFW. Maraming salamat, mga kahugot na OFW. At bilang panghuli, si Nebron says, shout out kay Norbin Salcedo dito sa Riyadh, KSA. At si Miss Restyle Joy na nasa Saudi rin. Palagi nakikinig sa inyo. Salamat Kuya Bonos. May papakinggan na naman ako mula kay Nebron. So yan muna mga kahugot. Muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono, ng Bonos Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.